21 days to go, wala pang final lineup ng Gilas Pilipinas. At imbis na magkasundo, magkaisa para mabuo ang lalaban para sa bansa, ano ang inatupag nila? Drama. Drama sa pagitan ni Coach Shot Reyes at kampo ni Kai Soto. Paanong nangyaring kung kailan malapit na ang World Cup saka pa magkakalat ang SBP? Ang pinakamalaking torneo sa mundo kung saan isa tayo sa mga host. Pero para maintindihan natin ang buong kwento, balik tayo 5 buwan ang nakakalipas. February 12, 2023, inanunsyo ng kampo ni Soto na hindi na siya maglalaro para sa 6th window ng FIBA World Cup qualifiers. Ito ay sa kabila ng generous na offer ng SBP kay Kai ayon kay Coach Shot Reyes. Ang sabi lang ng kampo ni Soto, wala silang pakialam sa pera. Mas importante ang kalusugan ni Kai na noon ay naghahanda para sa NBA minicamps at Summer League. Kaya naglaro ang Gilas kontra Lebanon at Jordan noon na walang Kai Soto. At dito na nag-ugat ang ngayong malalim na sugat sa relasyon ni Soto at Reyes. At ngayon, kamakailan lang, pumutok ng tuluyan ang hidwaan sa pagitan ng dalawang kampo. Most notably nang sabihin ni Coach Shot na hindi NBA player si Kai tulad ni Clarkson, kaya wala siyang karapatang umabsent sa trainings at dapat siyang magpakita ng commitment sa Gilas. Obviously sa mga panahong ito, napuno na si Reyes dahil sa lack of cooperation ng kampo ni Soto. Una sa hindi nila pagsagot sa mga concerns ng SBP at pangalawa sa hinihingi nilang resulta ng MRI para makumpirma ang injury ni Kai Soto. Pero para hindi maging bias ang diskusyon natin, ilatag muna natin ang mga facts. Una, kumpirmado na bang maglalaro si Kai para sa World Cup? Oo. Ayon sa SBP, pumirma na ang Wasserman ng kasunduan para hayaang paglaruin si Soto para sa Gilas. Pero pumirma nga, ang problema, hindi naman umaattend ang trainings ng Gilas. At kamakailan nga inanunsyo nila na hindi makakasama si Soto sa paki-tournament sa China. Commitment bang matatawag yan? Kayo na ang umusga. Pangalawa, totoo ba ang injury ni Kai Soto? Sa madaling salita, oo. Pero ito ang mahabang sagot. Sa huling game niya sa Summer League, it was obvious na may ininda siya. At imposibleng pekeen niya ang status niya sa gitna ng pinaka-importanting laro ng karera niya. So oo, totoong nagka-injury si Kai. Pero ang totoong tanong is gaano kalala? Ayon mismo kay Ronzoni ng Wasserman, lahat ng x-rays na isinagawa, negative ang naging resulta. Meaning hindi severe ang tinamong injury ni Kai. At idagdag pa natin na noong tiningnan ng in-house doctor ng SBP si Soto, wala naman silang nakitang komplikasyon sa kondisyon ng likod ni Kai. Pero hindi pa dyan natatapos ang drama dahil biglang kumambyo ang Wasserman saying na entitled na magpahinga at makamiss pa ng training si Soto dahil yun ang rekomendasyon ng physician nila matapos nilang magsagawa ng MRI. Ito ang test results na hanggang ngayon hinihingi nila Coach Shot pero walang maibigay ang Wasserman. Kaya sa ngayon, hindi natin masasagot kung gaano nga ba kalala ang injury ni Soto para hindi makarecover after 3 weeks. Biruin nyo kasi, hindi pa nakakalaro sa training si Kai kasama ang ibang members ng Gilas. Gaano kalala yun? Kaya naalarman na talaga ang SBP. Okay, medyo naging mahaba yun. But to summarize, pumirma na si Soto para maglaro sa Gilas. Pero hindi cooperative ang Wasserman at hindi umattend ng trainings dahil sa isang misteryosong injury na hindi pa napapatunayan. Ang komplikado, di ba? Pero anong take ko rito? Para sa akin, nagpapataasa ng ihi ang dalawa. Pinapamukha ni Coach Shot sa media na hindi natin kailangan si Soto. Saying na hindi siya NBA player at kailangan pa rin niyang pagtrabahuhan ng minuto niya. Well, tama naman yun at some level. Pero ang totoo, wala sa roster ng Gilas ngayon ang kayang palitan si Kai. Yes, we have AJ Edu, pero hilaw pa yan at wala pang masyadong international experience. Si Junmar naman, matanda at bumagal na. At si Poy Eram, same case with Edu. Kaya aminin man natin o hindi, kailangan natin ng 7'3 na sentro, bata, at hitik sa international experience. And that is Kai Soto. Para naman sa kampo ng Wasserman, for the lack of a better term, sana bawas-bawasan natin ang pagpapabebe. Kita naman ang frustrations ng SBP na they are trying their best to reach out to Kai. Pero nahaharang lang din dahil si Ronzoni lang ang humaharap sa kanila. Kailangan ni Kai ang FIBA World Cup na ito para patunayan sa mundo na may upside pang natitira sa kanya. Dahil kung pick na niya ang Summer League, sorry to say, pero tapos na ang NBA dreams niya dahil underwhelming talaga ang pinakita niya doon. Kailangan niyang tandaan na maraming NBA stars and even legends na nag-umpisa sa international tournaments tulad ni Yao Ming at Tony Kukoc. If sahod naman ang problema dahil baka naubos na kay Clarkson ang budget ng Gilas, eto ang oras ng kampo ni Kai para patunayan na hindi pera ang habol nila, tulad ng sinabi nila dati. Kaya may pagkukulang naman talaga ang parehong kampo, pero ang nagmumukhang kontrabida ay si Coach Shot na naman. Bakit? Simple lang, dahil siya ang nagkakalat sa social media. Sa lahat ng interviews niya, walang mabangong salitang lumabas sa bibig niya. Kahit nasabihin nating frustrated siya, hindi pa rin yun ang tamang atake sa sitwasyon dahil wala namang magandang maidudulot yun. Sa halip nga, mas kumapal pa ang friction between SBP at Wasserman at pati sa mga fans ng Gilas. For the past few weeks, inere ni Coach Shot ang sitwasyon ng Gilas
na dapat sana'y matagal nang nasolusyunan ng SBP na dapat ay nairesolba sa likod ng lente ng kamera. Hindi binobroadcast 3 linggo bago ang World Cup dahil gulo at anxiety lang ang dala niyan sa mga fans. At para sa isang nasyon na patay sa basketball, hindi acceptable na may ganitong drama sa ating national team at best Filipino player ngayon sa bansa. Dahil dati, lahat naman ng stars mapagaling PBA o international competitions, committed naman yan lagi para sa bansa. Mapa-injured o hindi, winawagayway ang ating bandila. At kung ang dramang ito ang indikasyon ng stint natin sa World Cup, disappointment lang ang sasalubong sa atin. Diba? At bago ko tapusin ang video na ito, gusto ko lang i-address ang mga nagsasabing okay lang nawala si Kai dahil hindi rin naman tayo magkakampiyon sa FIBA kahit nandyan siya. Well, maaring totoo yan on paper, pero wala sanang konsepto ng underdog ngayon kung nagpatalo lang tayo sa ganyang mentality. Yes, malayo tayo sa kalibre ng USA, Australia, Spain at iba pa. Top 40 nga lang tayo sa rankings ngayong taon. So close to impossible talaga na magkampiyon tayo. Pero bilang respeto sa basketball, management, coaching staff, players na nag-commit at fans, at dagdag pa na bilang host ng World Cup, nararapat lang na ibigay ng gilas lahat ng makakaya nila. And without Kai, mas liliit ang tsansa natin. So paano kung ayaw talaga ng Wasserman? So be it, Gilas will move on and compete. Pero kailangan nilang tandaan, hindi na mabubura sa isip ng Pinoy basketball community na noong isang beses na may pagkakataong irepresenta ng isang Kai Soto ang Pilipinas sa World Cup, nakinig siya sa mga banyagang hawak siya sa leeg at tinalikuran niya hindi lang ang gilas, kundi ang mga kababayan niyang nag-aabang sa kanya.